Pambungad, napagmasdan namin ang isang eksena kung saan ang pangunahing tauhan ay nakikipag-usap sa isang batang babae na may salamin at narinig naming sinabi niya na iyon ang pinakamasamang araw ng kanyang buhay. Gayunpaman, kailangan nating bumalik ng kaunti sa mga kaganapan upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Bumalik kami sa umaga kung saan nakita namin si Amatsu Kizuraji, palayaw na Juro, isang ordinaryong high school student na masigasig na binati ng kanyang kaklase at childhood friend, si Aoi Hanada, na may palayaw na himawari. Magkasama ang dalawa sa pagpasok sa paaralan. Pagdating doon, ipinakilala ang isa pang kaibigan, si Taiyo Yuga, na tinatawag nilang Son, na naglalaro ng baseball at kabaligtaran ni Juro. Sinabi sa kanila ni Son na gusto niya ang mga bagay sa pagitan nila at sinabi ni Juro na ginagawa rin niya, umaasa sa mga bagay. Hinding-hindi magbabago, pero nagalit siya at umalis, Son concludes na ang mga bagay ay hindi magbabago para sa mas mahusay. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Son na pupunta siya sa baseball practice. Sa sandaling iyon, dumating si Sakurai Kino, palayaw na Cosmos, ang student council president para sunduin. Juro, na kanyang sekretarya, nagseselos si Himawari at nakipagtalo sa kanya ngunit nauwi sa pagtakas. Tumingin si Juro sa kanya, hindi naiintindihan, at sinabi sa kanya ni Taiyo na darating ang araw na. Napagtanto niya, mamaya sa konseho, tinapos ni Juro ang kanyang mga papeles at ipinanukala ni Cosmos na magkasama silang lumabas sa Sabado. Tinanggap niya at itinala niya ito sa kanyang notebook. Ang bida ngayon sa bahay ay nagpapantasya na nakakakuha ito ng isang petsa kasama ang Pangulo. Samantala, pinalabas siya ni Himawari at nagpas siyang makipagkita sa kanya sa Linggo. Kinabukasan, dumating si Cosmos kasama si Juro at tinanong siya kung maganda ba siya. Sumagot siya ng oo at namumula siya. Pumunta sila sa iba't ibang lugar para sa kape, pamimili, at picnic. Pagsapit ng gabi, sabay silang umuwi. Nagpasalamat si Juro kay Cosmos para sa pagkain ngunit sinabi niya na ito ay upang pasalamatan siya para sa kanyang tulong sa student council. Pinaupo siya ni Cosmos dahil may gusto siyang sabihin sa kanya. Ang bida ay nag-iisip na ipagtatapat niya ang kanyang nararamdaman ngunit sa halip ay sinabi niya sa kanya na siya ay umiibig sa son ng kanyang kaibigan at humingi ng tulong sa kanya upang sila ay magkasama. Ipinaliwanag niya na nahulog siya sa kanya sa unang pagkakataon na nakita niya itong natalo sa isang laro habang siya cheered everyone on kahit nasaktan siya. Pagkatapos humingi ng tulong sa kanya, umalis siya at sinabi sa kanya na makikita niya siya sa Lunes. Kinabukasan, nanunood si Juro kasama si Himawari. Pagkatapos kung saan makikita natin silang magkasamang nagmemeryenda, pumunta sa isang tindahan ng palakay. May ipagtatapat din si Mori at pinaupo niya ito sa tabi niya. Siya ay nagsasabi sa kanya ng eksaktong parehong bagay tungkol kay Son. Hindi makapaniwala ang ating bida dahil pareho silang nine love sa kaibigan niya. Sa gabi, ang pangunahing tauhan ay nananaghoy na siya ay kumikilos tulad ng isang mabuting tao sa lahat ng oras na ito habang ang kanyang matalik na kaibigan ay nauwi sa kaakit-akit sa dalawang babae. Sinabi niya na marahil ay dapat siyang kumilos bilang siya ay tunay at nagpa siya siyang maghintay na makasama. Yung babaeng tinanggihan ng kaibigan niya, tila, ang ating bida ay isang lobo na nakadamit ng tupa. Kinabukasan lumakad ang bida at nakilala si Himawari, na tinatawag niyang madali. Dahil sa tingin niya ay ginamit siya nito para mapalapit sa matalik niyang kaibigan. Ipinaliwanag niya na gusto rin ni Cosmos si Son, kaya susuportahan niya ang dalawa at sinisikap niyang sabihin sa kanya ang isang diskarte upang maakit si Son. Sa sandaling nasa klase, binati nila si Son at si Juro ay palihim na nagsasabing pupunta siya sa konseho. Minsan sa council, humingi ng paumanhin si Juro kay Cosmos sa bigla ang pagtawag sa kanya, na tinatawag niyang flirt ngayon. Hinahabol ang mga nakababatang lalaki. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon kay Himawari at muling sinabi iyon. Kakampi niya ang dalawa pero nakaisip na siya ng diskarte para sa kanya. Pagkatapos ay nag-usap sila ni Son at hiniling nitong maging kaibigan niya. Inimbento ni Juro na ito ay para makilala ang mga batang lalaki mula sa mas mababang baitang bilang pangulo ng konseho. Nang maglaon, nagtago ang bida mula sa Cosmos at Himawari na naghahanap sa kanya at nananatili sa silid aklatan. Doon niya nakilala ang batang babae mula sa simula, si Sumirik Oshokwan, at palayaw na Panze.
Palagi siyang nariyan at sinasabi sa kanya na kakaibang makita siya doon. Ipinaliwanag niya na alam niya ang lahat tungkol sa pagmamahal ng dalawang babaeng iyon para kay Sun at nagbabantang sabihin ito, ngunit sinubukan niyang magpanggap na wala siyang pakialam. May ipagtatapat daw siya at biglang may bench na ikinagulat ng bida. Umupo sila doon at inamin niya na gusto niya siya, ang totoong siya. Ibig sabihin, alam niyang isa itong masamang manipulator at iyon ang gusto niya. Sa wakas, pumayag silang magkita doon araw-araw sa oras ng pahinga sa kabila ng hindi masyadong kinikilig ang bida tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, nag-apila siya sa hindi gaanong kaakit-akit na babae. Ang bagong araw at ang pangunahing tauhan ay dumating sa silid aklatan upang maupo sa tabi ni Panze. Kinumbinsi niya siya na sabihin sa kanya kung paano niya tinulungan ang mga babae para makita namin kung paano ito nangyari. Isa ay ang araw at hiniling kay Joro na hingin siya. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit sa huli ay pumayag din siya. Sa klase, sinusubukan niyang kumbansihin si Sun na pumunta, ngunit binigay niya ang kanyang tiket sa Himawari dahil mukhang excited itong pumunta. Pagkatapos ay sinabihan sila ni Joro na sumama, at pumayag sila. Sa kabilang banda, nagdala si Cosmos ng lutong bahay na pagkain at muling hiniling sa kanya na ihatid ito. Naglalakad ang bida kasama si Sun, na tinulungan siyang magdala ng mga libro at biglang lumitaw si Cosmos na may dalang pagkain. Ngunit siya ay kinakabahan at nagsimulang magsalita tulad ng isang matandang samurai. Kaya naman, Joro, nagpa siya napilitin ang sitwasyon at sa huli, nagawa niyang kumbansihin si Sun na kumain kasama niya. Ngunit sinubukan ni Sun na imbitahin si Joro, pagkatapos ay ginawa niyang may kadate siya at umalis. Sinabi ng bida kay Panzi na pareho silang clumsy pero try hard. Then she mentions na sinusubukan niyang ipareha ang isa sa dalawang babaeng iyon sa kanyang kaibigan, ngunit hindi sumagi sa isip niya na ang kanyang kaibigan ay maaaring tunay na umiibig sa isa. Then the protagonist thanks her, though sinisiraan din siya dahil inuulit niya yon. Hindi niya mahanap ang kanyang kaakit-akit. Pareho talaga silang mabaho sa bibig. Humihingi siya sa kanya bilang kapalit para sa kanyang tulong upang maging isa na magdesisyon kung sino ang mag-iinspeksyon sa silid aklatan para sa inspeksyon ng konseho. Maya-maya, pinuntahan ng bida si Sun, na naglalaro ng basketball at nagtanong. Kung may gusto siya, hiniling niya sa kanya na lumabas upang sabihin sa kanya, at muling lumitaw ang isang bangko, na nagpapaalam sa kalaban na may masamang mangyayari. Umupo sila at inamin niya na gusto niya si Panzi, kaya hindi sigurado ang bida sa susunod na gagawin. Humihingi siya ng tulong, ngunit tumanggi siya dahil kapag tumulong siya, magagalit sa kanya ang dalawa pang babae. Sa gabi, nakilala niya si San Shokuan at tinanong siya kung ano ang iniisip niya. Kaibigan niya, nagalit siya at sinabi sa kanya na gusto lang niyang makasama ang bida. Ang mga nakakita sa eksena ay na-misinterpret bilang isang pag-amin at biglang, lumitaw si Sun. Nagulat siya, para makita silang magkasama dahil hindi daw sila magkaibigan ni Jor. Pagkatapos ay sinabi ni Panzi na napag-usapan nila ang isang pagsusuri sa aklatan at talagang hindi sila nagtatagal. Pagkatapos nito, umalis na siya, pagkakaroon. Cleared up, umalis din si Sun at kinuha ni Jor ang cookie na ginawa niya para sa kanya. Pagkatapos, dumating ang isang mensahe mula sa Cosmos para sa kalaban, na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanya sa isang kafe. Ipinaliwanag ni Cosmos na humingi ng tulong sa kanya si Sun sa panliligaw kay Panze. Nisisi ang pangunahing tauhan sa hindi pagbibigay ng babala sa kanya at pagsabi sa kanya na sundan ang babaeng iyon. Nang hindi sinabi ni Juro kahit kailan, pero may mga hindi naintindihan sa kanya. Hindi naniniwala sa kanya si Cosmos at sinabing tutulungan niya kay Sun na tinatawag siyang malupit at sinungaling. Pagkatapos ay isang mensahe mula kay Himawari. At kinabukasan, nakilala niya ito. At eksaktong pareho ang nangyayari. Ang ilan ay nagsabi sa kanya ng lahat. At sinusubukan niyang ipaliwanag ito. Pero nag-iingat ako. Hindi naniniwala sa kanya at umalis sa pagtawag sa kanya na malupit at sinungaling. Sa Lunes, pupunta ang bida upang kausapin si Panzi habang sinasabi niyang darating pa ang pinakamahusay, at sa sandaling iyon, lumilitaw ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa pintuan. Sinimula ng mga lalaki na sawayin si Juro sa pagsisinungaling sa kanila, ngunit itinanggi niya ito at sinabi na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan sila.
Walang naniniwala sa kanya, kaya sumabog si Juro at sinabi sa kanila na sa totoo lang, ginamit lang nila siya bilang kasangkapan at naging makasarili pa sa kanya. Magaling ang bida at umaasa silang hihingi sila ng tawad, ngunit pagkatapos ay sumabad si Panzi at sinabi ang totoo na naghihintay siyang manatili sa isa sa sila at subukang ipares siya kay Sun. Hindi makapaniwala si Sun at tinamaan ang kalaban sa isang antas na pinatumba siya nito pagkatapos ay binuhat siya at dinala at sinabing hindi nila gagawin. Mas magkaibigan. Pinapanood ng dalaga ang lahat kaya kumalat ang balita at makalipas ang isang linggo ay hindi na siya pinapansin at pagmamaltreto ng lahat. Isang araw, tumawag si Panzi sa isang bida sa telepono. Sinasabi sa kanya na kung hindi siya pupunta para makita siya, may masamang mangyayari. Dumating si Juro sa silid aklatan kung saan nakita niya si Panzi at hiniling niya sa kanya na maghanap ng libro bago sila mag-usap ng magkasama. Tapos habang naghahanap siya, lumitaw si Sun. Si Juro ay nagmamasid at nakikinig sa kanila. Lumalabas na si Sun ay naglagay ng bitag para kay Juro para ilayo siya sa dalawang babae. Gamitin sila para baligtarin si Juro. Sa kanya at sa makatuwid ay ginawa ang lahat. Napagtanto ni Panzi at tinanong siya kung bakit siya naglaro at sinabi niya na ito ay upang ilantad siya. Pagkatapos, tinanong siya ni Panzi sa kanyang motibo sa pagpapaalis kay Juro at ito. Lumilitaw na taon na ang nakalilipas ay may gusto siya sa isang babae, ngunit si Juro lang ang gusto nito kaya gusto niyang bumawi sa kanya sa pamamagitan ng pananakit sa kanya kasama ang kanyang dalawang kaibigan at panlilibak sa kanyang damdamin. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Panzi na si Juro. Tinutulungan niya si Sun sa lahat ng oras, hindi lang ang dalawang babae at ipinaliwanag niya na dahil doon ay nahulog ang loob niya sa kanya. Nang umiyak si Sun tungkol sa pagkatalo sa laban, naghihintay si Juro. Siya sa labas dala ang paborito niyang pagkain para pasayahin siya. Nabi ni Panzi na naniniwala siya na may magliligtas sa kanya. Lumabas si Juro mula sa kanyang pinagtataguan at hinarap siya. Sinabing hindi niya kayang pagtawanan ang damdamin ni Haimawari at Cosmos dahil sinubukan nila siya ng husto at pinipilit siya upang pumunta at humingi ng tawad. Tinanong ni Sun kung ano ang kanyang gagawin at sumagot na siya ang mamamahala. Pagkatapos, hiniling sa kanya ni Panzi na bumalik isang araw upang makita siya, ngunit tumanggi siya at umalis. Pagkatapos nito, ang dalawang batang babae ay lumabas sa kanilang pinagtataguan na narinig ang lahat. Isang bagong araw at nagpa siya ang bida na tingnan ang kanyang locker at naroon si Cosmos na pumihil sa kanyang sapatos na may pinta. Pagdating sa klase, pinuprotektahan din ni Haimawari ang kanyang mesa mula sa gasgas at sa pagtatapos, naputol ang klase ni Sun at humingi ng tawad sa nangyari. Nang maglaon, nakilala ng pangunahing tauhan si Panzi at napakasaya niya na bumalik ito para sabihin sa kanya ang lahat. Nagpasya siyang i-unbutton ang kanyang shirt at ibinaba ang kanyang buhok na nagpapakita nito. Siya ang babaeng banihag ng bida noong araw ng laban at sa huli ay nagpasya siyang puntahan siya dahil siya lang ang babaeng may gusto sa kanya. Makalipas ang mga araw kasama ng bida si Panzi na nagluto sa kanya ng ilang masasarap na cupcake. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng pangunahing tauhan na siya ay naging napakabait sa kanya at may gusto siyang kapalit. Inaalok niya sa kanya ang kanyang sapatos para maglinis, ngunit malinaw naman, ang gusto niya ay makita siya bilang. Siya ay pagod na makita lamang siya bilang isang magulo, salamin suot na babae. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kaya dahil may humahabol sa kanya, na hindi namin alam kung biro lang o hindi, at hindi rin niya gusto ang dahilan kung bakit siya pinupuntahan ito. Siya ay nag-iisa. Sinabi niya sa kanya na dapat siyang makipagpayapaan sa kanyang mga kaibigan at bigyan siya ng ilang matalinong payo. Tinatanong niya kung nagsasalita siya mula sa personal na karanasan. Mukhang nahihiya siya at hindi masyadong nagsasalita. Sa huli, kumuha siya ng cupcake at pinuri siya. Maya-maya ay pumunta ang bida sa klase na nag-iisip kung sino ang una niyang kakausapin at biglang lumitaw si Hinahanatachi, palayaw na Asunaro, na nagtatanong sa kanya tungkol sa Flower Festival mula noong miyembro siya ng Journalism Club at sinabi sa kanya na magiging interesante ang Flower Dance. At itong tatlong babae ay sumasayaw kasama ang isang lalaki at ang chismis na isa sa kanila ang magpapakasal sa kanya. Sabi niya, tiyak na siya ang pipiliin nila sa Himawari na nahihirapan sa mga pagsusulit. Humingi siya ng tulong at umalis si Asunaro.
Ngunit nakita ni Joro ang kanyang pagkakataon at lumapit sa mga babae. Tumakbo si Himuuri palayo ngunit nahulog sa hagdan na nasaktan ang kanyang ilalim. Sinubukan niyang tumakas muli at pinigilan siya nito. Nagtatalo sila dahil gusto nilang magkasundo at sa huli, hiniling ni Joro na makipagkaibigan muli. At pumayag siya at niyakap siya habang nakangiti ito. Pagkatapos, lumabas sila sa rooftop kasama si Sun, na nagtanong kung bakit sila nagpadala sa kanya ng challenge letter. Napagtantong pandaraya ito ni Joro, tumanggi siya, ngunit nag-ipon ng lakas ng loob ang huli at tinanong siya. Para maging magkaibigan ulit, tatanggi si Sun dahil sa pagmamalaki, ngunit sa huli, pumayag siya at naging magkaibigan silang lahat. Sa kabilang banda, nakikita natin na palagi silang sinusubaybayan ng cosmos mula sa malayo. Pumunta si Joro sa silid aklatan at sinabi kay Panzi na nagawa niyang makipagkasundo sa kanyang mga kaibigan. Sinabi niya sa kanya na tutulungan niya silang lahat na mag-aral ng magkasama kung ipinangako niyang dadalhin siya sa labas ng paaralan pagkatapos. Plus, she mentions that someone else is coming, na ikinagulat ng bida dahil sa tingin niya nandoon na ang lahat. Nakakalimutan na niya ang cosmos. Matapos makipag-usap kay Asunaro tungkol sa sayaw ng bulaklak, napagtanto niyang nanunood si Cosmos. Siya dahil nakalimutan niya ang tungkol sa kanya at hinanap niya siya. Nakaupo siya sa hagdan at nagsisisi na sinundan siya at naghihintay na makipagkasundo. Pinipilit niyang ayusin, pero sinasabi nito sa kanya na parang galit siya, na gagawin ang totoong Joro. Maging mabait at gayahin siya, kaya pumayag siya at nagkasundo sila. Maya-maya, pumunta silang lahat sa library at natuwa si Panzi na sa wakas ay nakipagkasundo na ang bida sa lahat. At nagsimula na silang mag-aral. Ipinapaliwanag ng cosmos ang matematika at wikang Panzi at ang ating kalaban ay tuluyang napagod. Sa pag-alis ng mga batang babae, sinabi nila kay Panzi na masarap ang cookies at masayang nakikipag-chat. Pagkatapos ay hinamon ni Himawari si Sun na magkaroon ng pinakamahusay na mga marka. Samantala, ang bida ay mukhang pagod sa pag-aaral, ngunit hindi. He's actually very happy that the reconciliation went well because now he can fantasize again about being with all three girls. Sa huli, nakita namin ang isang batang babae mula sa journalism club na nakatingin sa isang pahayagan na nag-uusap tungkol sa isang biktima. Makalipas ang mga araw, nakasalubong ni Himawari si Joro papunta sa klase at pinasalamatan niya ito dahil pareho. Naipasa nila ni Sun ang kanilang mga pagsusulit. Pagkatapos ay sinaktan niya siya sa isang palakaibigang paraan, ngunit sinabihan siya nito na ihinto ang paghampas sa kanya. Agot nito na itutuloy niya ito dahil matalik silang magkaibigan at niyakap ang braso nito na ikinangiti ni Joro. Nang maglaon, pagkatapos ng klase, pinakiusapan ni Asunaro si Joro na makipagkita sa kanya sa rooftop. Pagdating doon, sinabi sa kanya ni Asunaro na nabighani siya kay Joro. Lumilitaw ang isa pang bench. Yung mga mall dito na bangko na naman. Umupo sila habang sa pagkakataong ito ang kalaban ay motibasyon, at nagsimula siyang magtapat ng mga bagay-bagay. Sa kanya, tila mahal niya ito, ngunit sa huli ay sinabi niya sa kanya na siya ay isang panganib sa mga kababaihan, na siya ay nagmamasid sa kanya mula noong laro noong isang taon at nakita niya kung paano siya gumawa ng isang pervert. Mukha habang nakatingin sa isang babae, na Panzes. Nagpapakita rin siya sa mga larawan kasama ang mga batang babae kung saan tila sila ay higit pa sa mga kaibigan, at sinabi niya sa kanya na ang sitwasyong ito ay mangyayari lamang sa pangunahing tauhan ng isang romantikong komedya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na maglalathala siya ng isang artikulo sa pahayagan na naglalarawan sa kanya bilang isang baluktot na halimaw na nanlilin lang sa mga babae. Sa kabutihang palad, habang mariin itong tinatanggihan ng ating bida, sinabi niya sa kanya na hindi siya mag-publish. Ito, kung hahayaan niya itong sundan siya at siguraduhin wala siyang relasyon sa mga babae. Pagkatapos ay nagsimula siyang sundan siya at tumakbo sila sa Cosmos. Sinabi niya sa kanya na siya ay napili para sa sayaw at ang mga batang babae ay magiging Cosmos Kumata. Isang first-year girl at Himawari, kaya inaabangan niya ang pagsasayaw niya. Muli, tinawag siya ni Ashtar Naro at inakusahan siyang minamanipula ang mga babae. Nang maglaon, nakilala ng pangunahing tauhan ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa silid aklatan at hiniling sa mga batang babae na huwag maghang out with him too much, pero tumanggi sila,
Kaya sabi niya hindi na siya maglalaan ng oras kaysa sa kailangan hanggang matapos ang sayaw. Gayunpaman, hiniling sa kanya ng Cosmos na samahan siya upang makipag-usap sa Kamate tungkol sa sayaw, at siya nauwi sa pagsang-ayon. Kapag pumunta sila upang makipag-usap sa Kamate tungkol sa sayaw, nakita namin na ang Cosmos ay kumikilos tulad ng isang samurai upang maiwasan ang Ashtar na makitid mula sa pagsulat ng anumang masama tungkol sa ating bida. Sa kasamaang palad, nang makarating sila sa Kamate, tumanggi siya dahil kilala siya bilang isang perverted showelker. Dahil tumanggi si Kamate na sumayaw, sinabi ng Pangulo kay Juro na nakahanap na siya ng kapalit. Though parang gustong sumali ni Ashtar Narrow, nang makarating siya sa kanyang mga kaibigan, kinausap na pala nila ang guro upang makibahagi rin si Araw. Biro ni Sun, makikita niya kung ano ang mangyayari kung magkakasama sila sa sayaw. Pagkatapos ay nakikita namin ang mga batang babae na nagbabago sa mga araw na lumipas habang lahat sila ay naghahanap ng mga costume na magkasama at nagsasanay. Ang araw sa klase, hinarap ng bida ang ilang batang babae na tila pinakasikat. Nagdala sila ng mapanirang puri na artikulo tulad ng naipublish na. Ipinagtanggol siya ni Cosmos na nagpapataas ng mga hinala na maaaring isa siya sa mga babae sa artikulo. Binyantaan siya ni Asaka Maima, na pinangalan ng Sasanqua, sa paglalaro sa puso ng babae, ngunit si Asunaero ay nagpakita at sinabi sa kanila na siya ay nasa paglilitis pa rin at hindi tiyak kung siya ay tunay na isang pre. Humihiling sa kanila na maghintay hanggang matapos ang sayaw. Sumang-ayon ang mga babae ngunit sabihin sa pangunahing tauhan na kung sa huli ay saktan niya ang isang babae, hahabulin nila siya. Si Cosmos ay nakipag-usap sa kanya at sinabi sa kanya na hindi na sila magsasanay at lalayuan siya kaya walang sinuman ang maling maghinala sa kanila. Mamaya ay nagkita sila sa silid aklatan at sinabi niya sa kanya na hindi sila makikita ni Sun o ni Himawari hanggang sa sumayaw para hindi siya maabala. Pagkatapos ay lumitaw si Asunaero at iginiit na magkasama silang magsanay para sa sayaw. Hindi kaya nahuhulog si Asunaero sa ating bida. Lumipas ang isang linggo. Sa wakas ay nalalapit na ang araw ng pagdiriwang at napagtanto ng pangunahing tauhan na si Asunaero ay nasa tabi niya sa lahat ng oras na ito na namumula. Sinabi niya sa kanya na ang pahayagan ay ilalathala bukas ngunit pagkatapos. Tinawag siya ni Sun at ipinaliwanag na nagreklamo ang mga magulang tungkol sa pagkakaroon ng isa pang batang lalaki sa sayaw kaya hindi siya makakasali. Kaya naman, hiniling ni Juro si Asunaero na maging kapalit at pumayag siya. Then they decide to look for Cosmos but she was already there. Hiniling niyang makipag-usap kay Asunaero ng mag-isa ngunit tumanggi ang reporter kaya silang tatlo ay nagpunta sa konseho. Pagdating doon, sinabi ni Cosmos na hindi siya papayag na sumali si Asunaero sa sayaw dahil minamanipula niya ang buong paaralan upang siya ang sumasayaw sa kanya. Nagpakalat siya ng mga chismis tungkol sa mga anting-anting ng pangunahing tauhan para magbitiw sa pwesto si Kamada at nagpalimbag ng mga pahayagan para ipaalam sa mga magulang at mapaalis si Sun. Maaari niyang subukang pekain ang rehistro kung saan ipinakita nito na ginamit niya ang printer para sa mga pahayagan. All this while they were meeting in the library and she was in the journalism club. Ipinaliwanag ng Cosmos na unang binalak ni Asunaero na ihiwalay ang kalaban mula sa iba sa artikulo. Ngunit pagkatapos malaman ang tungkol sa sayaw ang kanyang layunin ay sumayaw sa kanya dahil gusto niya talagang maging kapareha at naniniwala na ang sayaw ay magsasama-sama. Walang choice si Asunaero kundi ang aminin at aminin na gusto niyang makasama. Pero lagi siyang may kasamang ibang babae. Nainlove siya sa kanya sa laban dahil pinigilan niya ang isang bola na malapit nang tumama sa kanya, kahit na hindi niya alam na iyon ay dahil lumipat ang aming lalaki upang tingnan ng mabuti ang mga panze. Sinabi sa kanya ni Cosmos na ang pagtulak sa kanya palayo sa kanyang mga kaibigan ay hindi makakamit ang gusto niya. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ano ang kanyang gagawin, at hiniling ni Asunaero na patawarin siya ni Juro, na siya ay tunay na nagmamahal. Siya at gustong makasama. Ngunit galit na sinabi ni Juro sa kanya na hindi siya papayag na saktan niya ang kanyang mga kaibigan, na nawala ng oras si Sun sa kanyang pagsasanay sa baseball, at ang iba ay nag-invest din ng pagsisikap, at gusto niyang sirain ang lahat. Tinanggap ito ng batang babae ng seryoso, hiniling sa kanya ni Cosmos na baguhin ang artikulo, at sinabi niya na siya ay aalis. Kinausap ni Cosmos ang bida at inamin na siya ang gumanap bilang kontrabida para hindi
Masama ang loob niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na sa simula, hindi sasayaw si Sun, ngunit sinasanay nila ang kanyang kapareha na halatang Panzi, na nakumbinsi nilang lumahok. Sa sandaling iyon, pumasok si Panzi na nakasuot ng pulang damit, bagaman hindi namin nakikita ang kanyang mukha. Dumating ang gabi at sa wakas ay nagsimula na ang sayaw ng bulaklak. Una, nakita namin sina Kamawori at Joro na sumasayaw. Sa kalagitnaan ng sayaw, tinanong niya siya kung may gusto siya sa sinumang sumagot siya ng hindi, at sinabi niya. Wala rin kaya nakalimutan na niya si Sun. Pagkatapos, umalis siya at lumitaw si Cosmos, na pinasaya ng lahat, at nagsagawa sila ng napakatindi at romantikong sayaw. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol kay Asunaro dahil binabago na niya ang artikulo. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Cosmos na bibigyan niya siya ng gantimpala para sa lahat ng ginawa niya para sa kanya at kapag namatay ang mga ilaw, hinalikan niya siya sa pisngi, na nagpapula sa kalaban at sinabi sa kanya na siya ay nakaramdam ng matinding kalungkutan sa linggong ito nang hindi magkasama. Sa wakas, lumilitaw ang Panzi, na walang nakikilala, ngunit hindi sila kinakabahan. Habang sumasayaw sila, tinanong niya siya kung maganda ba siya at sinabi niya sa kanya na ito ay halata. Pagkatapos ay tinanong siya ni Panzi kung bakit palagi siyang tumutulong sa iba, dahil gumawa siya ng mga dahilan upang pagsamahin siya sa kanyang mga kaibigan para sa pag-aaral at sa panahon ng pahinga, at sinabi lang niyang gusto niya. Magkaroon din siya ng mga kaibigan. Sa pagtatapos ng sayaw, sinabi ni Panzi sa lahat na masaya siya at hiniling sa kanila na ipagpatuloy ang pagiging kaibigan niya at tumugon sila na nagpapasaya kay Panzi. Kinabukasan, nagising ang ating bida at binati ang kanyang ina. Tinanong niya ito kung lumalabas siya kasama ang kanyang mga kaibigan sa kanyang day off. Sinabi ng kanyang ina na may palayaw na laurel na sinabi sa kanya ni Panzi na nakaupo na sa sopa. Kinakabahan ang bida. Pagbati ni Panzi sa kanya, sabay-sabay silang nag-aalmusal, at ipinaliwanag ng kanyang ina na nasagasaan niya si Panzi sa harap ng bahay kasama ang isa sa mga libro mula sa kanyang paboritong pelikula. At nagsimula silang mag-usap, na uwi sa pag-imbita kay Panzi sa loob, pagpapaalala ni Panzi tungkol sa mga tiket para sa water park. At sinabi niya na pagkatapos ng almusal ay pupunta sila. Dumating silang lahat sa pool at ang bida ay nasa sabik si Sun ng kanyang kaibigan tungkol sa pagkakita sa mga batang babae na naka-swimsuit. Una, tingnan natin kung sino. Ayon sa bida ay adorable. Cosmos para sa nakakabigay puri na bikini at sa wakas ay Panzi na may nakaka-provocative na bikini. Pagkatapos nito ay nakikita namin ang lahat na papunta sa pool at nagsasaya sa paglalaro at pagbaba sa mga slide. Talo si Joris sa bato, papel, gunting, at sa kanya iyon. Tumiko upang kumuha ng inumin kung saan nakilala niya si Sasinka, ang batang babae na nagbanta sa kanya ng mailathala ang pahayagan. Nakatali ang buhok niya kaya hindi siya makilala ng ating bida. Nagsimulang sumama ang loob ng dalaga sa pagtrato sa kanya ng ganoon at humihingi ng payo para makabawi. Sinabi niya sa kanya na sapat na ang paghingi ng tawad sa kabila ng iniisip niyang ito ay napakaliit. Habang nag-uusap ang bida ay makikita bilang isang taos puso at mabuting lalaki kaya tila may ibang babae na umibig. At the end she asks what he thinks about dyed hair and sagot niya na gusto niya ang mahabang itim na buhok. Pagkatapos ay kinuha ni Jora ang mga inumin at umalis nang hindi nakatanggap ng inuming regalo ng dalaga. Dumating si Jora kasama ang iba at ang mga babae ay nagtatalo sa bawat isa na humihiling kay Jora na samahan silang gumawa ng mga bagay ng magkasama. Pero sabi ni Jora, kaya niya lahat. Kinukuha nila ito bilang isang kompetisyon, ang premyo ay na maaari nilang ibigay kay Jora ang anumang order. Una naming nakita si Jora na bumababa sa slide ng Haimwari. Ine-enjoy niya ito sa isang pervert. Mukha ngunit kapag bumaba na ang kanyang swimsuit ay napunta sa kanyang ulo. Ang pag-iwan sa kanya, sa kabutihang palad para sa pangunahing tauhan, si Sun ay tumalon sa pool at tinakpen siya, tinutulungan siyang makalabas. Pagkatapos ay si Cosmo at ang kanyang dolphin. Hinihiling niya sa kanya na sumakay ngunit kapag sumakay siya ay sumakay siya. Excited na iniisip kung gaano ito karomantik at tinutulak siya. Si Juro ay nag-iisa sa dolphin habang siya ay nagpapanta siya pagkatapos ay muling lumitaw si Sun at umupo kasama niya na nagpapasaya sa kanya at Springs magkasama.
Muli siyang nagpasalamat sa pagpapakilala sa kanya sa kanyang mga kaibigan at nagpapasalamat siya sa kanyang pagtulong sa kanya na makipagkasundo sa kanyang mga kaibigan dahil ngayon ay mas lalo siyang nagkakasundo sa kanila. Sinabi niya sa kanya na natutuwa siya dahil hindi na niya kailangang bumili mga aklat upang makipagkasundo o magbayad ng mga manghuhula. Kaya, sinabi niya sa pangunahing tauhan na palagi niya itong sinusubaybayan at iyon ang dahilan kung bakit alam niya ang lahat tungkol sa kanya, kahit na kung saan niya itinatago ang kanyang mga magasin dahil natagpuan niya ang mga ito noong huling beses na inimbitahan siya ng kanyang ina. Sa kanyang bahay, lalong lumalala ang pakiramdam at muli, lumitaw si Sun at pinapaginhawa ang pakiramdam ni Joro. At the end of the day, pinapili nila si Joro kung sino ang pinakanatuwa niya sa tatlo. Pero sabi ni Joro ang pinakanatuwa niya ay si Sun dahil iniligtas niya ito sa lahat ng hindi komportableng sitwasyon. Pagkatapos ay iniimbitahan niya siya sa kanyang bahay bilang kanyang matalik na kaibigan at sabay silang umalis. Kinabukasan sa klase, naalala ni Joro ang nakaraang araw habang nakatingin. Ang mga larawan at kalmado ang pakiramdam na nakikita na ang mga hindi pagkakaunawaan ay nalutas at ang ilang mga batang babae ay lumitaw at humingi ng paumanhin para sa akusasyon sa kanya ng dapat natala sa pahayagan. Ngayon ang nabanggit, natutuwa ang mga babae na makitang magaling siya dahil may isang babae na nakumpirma. Pumasok ang babaeng iyon at umupo sa tabi ni Joro. Natutuwa siyang makita na siya ang tipo ng babae na gusto niya. Pero siya pala sina Seiza at Kwa, na nagpalit na ng kulay ng buhok ng itim. Magsisimula na ang klase at may bagong babae bago magpakilala sa iba. Diretso siyang naglakad patungo kay Joro at hinalikan ang kamay nito. Bukod dito, sinabi niya na maglilingkod siya sa kanya. Ano ang nangyayari? Ang mga alaala ng pangunahing tauhan ay nagbabalik sa atin sa sikat na larong baseball noong nakaraang taon kung saan nakita natin ang sandali na pumunta siya upang bumili ng pagkain para kay Sun, na malungkot matapos matalo. Tinanong ng aming bida ang batang babae sa stand para sa lahat ng mga tuhog na mayroon siya, na ikinagulat ng batang babae. Ngunit nakikiusap din sa kanya dahil hindi siya kumikita ng malaki sa araw na iyon. Habang nagpapalam siya, tinanong siya ng dalaga kung ano ang pangalan niya. Pagkatapos ng pagbubukas, bumalik kami sa eksena kung saan ang bida. Hinahalikan ang kamay ng parehong babae mula sa kinatatayuan, na ang pangalan ay Chihari Yoki, palayaw na Tsubaki. Ipinakilala niya ang sarili sa klase bilang anak ng pamilyang nagpapatakbo ng masayahin. Tuhog stand si Sun ay nasa sabi, sa wakas ay naaalala siya sa sandaling iyon. Siyempre, masama ang loob ng ibang babae sa klase niya kay Joro. Sumunod ay ipinakilala niya ang kanyang sarili sa mga kaklase. Tang niya kay Joro, nagsusulat si Haimweri na nagsasabing sasabihin niya kay Panzi at Cosmos habang binabati siya ng ilan sa kanyang mabuting pag-uugali. Nasa labas sina Ash at Arrow, pinagmamasdan ang lahat. Sinabi ni Tabaki kay Joro na gagawin niya ang lahat para sa kanya, ngunit tumanggi ito. Tinanong ni Tabaki si Sasenkwa kung gusto rin niyang pagsilbihan si Joro, na natural niyang tumanggi. Pagkatapos ay tinanong ni Tabaki kung maaari siyang tumulong sa anumang mga isyu sa stalker, ngunit sinabi niya na hindi na kailangan. At bumalik siya sa resibo pagdating ng propesor. Sa pagitan ng mga eksena, nakikita namin si Joro na iniisip na hindi normal na biglang sumulpot si Tabaki at gustong pagsilbihan siya. Ito ay nagpapahiwatig na siya ay nagpaplano ng isang bagay na mas masama, at gusto niyang malaman kung ano. Ito ay, nang maglaon, tinanong ng bida si Tabaki kung kailangan niya ng anuman mula sa kanya, umaasa na matuklasan ang kanyang mga nakatagong pagnanasa. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na magiging masaya siya sa paglilingkod lamang sa kanya, na humipo sa kanya at umalis. Kasama siya. Iniligtas siya ni Tabaki mula sa pagkadulas sa balat ng saging at inanyayahan siyang kumain ng magkasama, na tinanggap niya nang nakalimutan niya ang kanyang tanghalian. Maya-maya, nasa library ang lahat at ipinakilala ni Tabaki ang kanyang sarili sa Cosmos at Panzi. Nagsimula na silang kumain at hindi na napigilan ni Cosmos at gusto niyang kainin ni Joro ang ilan sa kanyang pagkain, ngunit sa sandaling iyon, binigay sa kanya ni Tabaki ang pagkaing ipinangako niya. Sinubukan ni Cosmos na itago ang kanyang pagkain, ngunit nakita na ito ng lahat, kaya gumawa siya ng dahilan. Sa pag-unawa sa sitwasyon, hinihingi siya ni Joro ng ilan sa kanyang pagkain.
Nang maglaon, ipinakita ni Heimerwehr ang kanyang racket at nakipag-usap kay Son tungkol sa pagpupersive sa mga bagong laban. Nang maglaon, hiniling ni Panzi kay Juro na manatili ng mag-isa sa kanya at sinabi sa kanya na hindi okay na tanggapin. Pagkain mula sa dalawang babae. Kailangan niyang pumili at tumigil sa pagtakbo. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na gusto niyang gamitin ang sitwasyon bilang dahilan. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na magbasa ng isang libro. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kailangan niyang gawin ang isang bagay na karaniwan niyang ginagawa bawat taon. Nakikita namin ang bida na umaalis sa isang tindahan ng palakasan at lumitaw si Heimerwehr, ibinabato ang sarili sa kanya gaya ng palaging ibinabagsak siya sa lupa. Sinabi niya sa kanya na malapit na ang kanyang kaarawan. Sinabi niya na wala siyang pakialam, ngunit sinabi niya na sabik niyang inaasahan ang araw. Nang maglaon, napagtanto ng bida na iniwan niyang bukas ang kanyang backpack at ang aklat na ipinahiram ni Panzi at nahulog. Nagpasya siyang bumalik sa kung saan siya nag-cruz ang landas sa Heimerwehr. Yun ay kapag ito ay dapat na nahulog out. Ang paghahanap ni Stengom, ang mamosa koribaryo ni Tuberl, ang cherry ni Elias, at si Runa Kusungi, na tinawag na Sukini, ay nagpasya na tulungan siya. Sa kalaunan ay nahanap nila ito, ngunit pagod na ang lahat, kaya tinanong sila ng pangunahing tauhan kung nasaan siya. Maaaring bumili ng isa pa. Sinasabi nila sa kanila na ito ay medyo mahal, na nakakatakot sa kanya. Kinabukasan, lahat ay nagtitipon sa silid aklatan at ang pangunahing tauhan ay naghahanap ng trabahong pambayad sa libro. Samantala, inilabas ni Cosmos ang kanyang lunchbox na sa pagkakataong ito ay may dagdag na tier. Hinihintay niyang mapansin ni Jorah, ngunit patuloy itong tumitingin sa mga trabaho at sinabi sa kanya ni Subaki na maaari siyang magtrabaho para sa kanyang pamilya dahil may hinahanap sila at nagbabayad sila ng maayos. Pumayag siya at pinakiusapan si Panzi na mag-usap mamaya. Sa kalaunan ay nakipag-usap siya sa kanya at ipinaliwanag ang nangyari, at sinabi niya sa kanya na ito ay isang kahihiyan, ngunit hindi niya kailangang magtrabaho. Mas gugustuhin niyang magpalipas ng oras kasama siya. Gayunpaman, iginiit ng bida at sinabi sa kanya na magtatrabaho siya hanggang sa mabili niya siya ng bagong libro at maibalik ang luma kapag natapos na siya. Tinawag niya itong matigas ang ulo at umalis. Dumating ang gabi at nakikita natin ang pangunahing tauhan na nagtatrabaho kasama si Subakis, na nagtuturo sa kanya ng kanyang mga tungkulin. Pinasalamatan niya sila, at sinabi niya sa kanya na sa paraang ito ay tunay niyang masusuklian ang pabor nito. Ang bida ay nagsasabi sa amin na siya ay nagtatrabaho sa Pork Skewer Restaurant sa loob ng isang linggo at nagsimulang masanay dito. Pagkatapos ng opening, binati siya ni Subaki dahil napakahusay niya. Pero hindi raw niya deserve ang anumang papuri dahil mas maganda ang lahat, secondary character lang siya, na ikinagulat ni Subaki. Kinabukasan, ang bida ay naglalakad papunta sa paaralan, masaya na hindi siya makaharap dahil kailangan niyang magsanay para sa kanyang laban sa tennis, ngunit lumitaw siya at gumawa ng dahilan upang samahan siya. Nakita niya ang libro at tinanong niya kung bakit niya ito binabasa sa kasalukuyang kalagayan ito at hindi na bumili ng isa pa. Kaya nagpasya ang bida na gambolin siya sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa regalo sa kaarawan na binili niya sa kanya kaya hindi na niya muling pinansin ang libro. Sa silid aklatan, galit pa rin si Panzi dahil nagtatrabaho si Juro sa halip na gumugol ng oras na magkasama, ngunit kinikilala ni Sana Cosmos ang pagsisikap at sinabi sa kanya ni Subaki na sa sandaling makuha niya ang pera. Para sa mga gusto niyang bilhin, kukulanggan siya sa trabaho at babalik sa library. Dumating si Mike at binisita sila ni Sesenka, nagkukunwaring hindi niya alam na nagtatrabaho siya roon, na nagsasabing baka bumalik siya sa ibang araw. Pagkatapos ay nabadtrip ng bida ang isang lalaki at nabuhusan ng beer ang nagalit at hinarang siya ni Subaki at pinakita sa kanya ang dahilan na nag-aalok na magbayad para sa dry cleaning. Ang pangunahing tauhan ay naging malungkot at umuwi. Habang pauwi, nakasalubong niya si Panzi na nakasuot ng tunay na damit. Sinabi niya sa kanya na nagbihis siya ng ganito para makausap ang tunay na Juro, na sinasabi sa kanya na sa pagkakataong ito ay nagtatrabaho siya hindi para tumulong sa iba, ngunit para sa kanyang sarili na gamaan ang pakiramdam niya dahil wala siyang ginagawa. Kahit ano habang ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay kinukumpirma niya na tama siya at nagalit na nagsasabing may gusto siyang magawa.
Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang ipagpilitan ang kanyang sarili na mabuti na siyang tao at mayroon siyang nagmamahal sa kanya nang higit pa sa naiisip niya. Hindi siya nakikinig at sa huli ay pinaalis niya ito para lang napagtanto niyang masyado siyang malupit. Kinabukasan sa silid aklatan, sinabi ni Himawari ang tungkol sa paparating na laban at lahat ay sumusuporta sa kanya. Ang bida ay nagpapahinga ngunit pagkatapos ay tinanong niya kung natapos na niyang basahin ang pagod na libro at sumagot siya na mayroon pa siyang kaunting natitira upang basahin. Naiintindihan niya na hindi niya ito natapos dahil naghihintay siya ng bago at umalis na siya. Kinausap siya ni Sun at pilit na sinasabi sa kanya na isantabi ang kanyang pride at ipaglaban ang mga bagay na talagang gusto niya para maging maayos ang lahat. Nang maglaon ay pumasok ang bida sa trabaho at napagtanto ni Subaki na siya ay malungkot kaya hinayaan niya itong umalis ng maaga upang makapag-isip. Pumunta ang bida sa parke at nakilala ang isang batang lalaki, si Hizuki Yasuo, na may palayaw na hose. Na nag-aalok na makipag-usap saglit matapos siyang makita sa ganoong estado. Ipinaliwanag ni Joro ang sitwasyon at binigyan siya ng bata ng parehong payo gaya ni Sun na tumuon sa kung ano ang talagang mahalaga at ayusin ang mga bagay. Kasama si Panzi, pagkatapos ay nagpakilala sila at nakipagkamay. Kinabukasan, nagpa siya ang bida na kausapin si Panzi, humingi ng paumanhin sa paglabas ng kanyang pagkabigo sa kanya at pagsasabi sa kanya ng totoo. At sinabi sa kanya na patuloy siyang magtatrabaho para maibalik ang kanyang libro. Sa pagkakataong ito ay pinalakas siya ni Panzi. Kalaunan ay makikita natin ang pangunahing tauhan na masayang nagtatrabaho ng ilang araw kahit na nakakasama ang lalaking nabangga niya. Sa dulo ay binigay sa kanya ni Subaki ang kanyang sweldo at masaya siyang pumunta para bumili ng libro ngunit pagdating niya ay ipinaalam sa kanya na may bumili nito bago siya. Sa kanyang paglalakbay ay nakasalubong niya si Heimo. Na nagpapakita sa kanya na binili niya ang libro para ibigay sa kanya na nakikitang mahalaga ito sa kanya. Nagagalit siya noong una dahil isinantabi nito ang kanyang club at ginastos ang perang iniipon niya. Ang kanyang bagong tennis racket sa kalsada. Nagagalit sa kanya ang bida dahil ayaw niyang napapabayaan niya ang pinakagusto niyang ginagawa. Nagsisimula siyang umiyak dahil sa palagay niya ay inistorbo niya siya sa kabila ng pagkakaroon ng magandang intensyon, at siya. Napagtanto ito at inaliw siya sa pagsasabing masaya nga siya na binili niya ang libro para sa kanya at niyakap siya. Sa wakas, dumating na ang araw ng laban at nakita naming nag-iingat siya. Muli niyang tinanong ang pangunahing tauhan kung may gusto siya sa sinuman at sinabi niyang hindi, ngunit ngayon ay tumugon siya. Na may gusto siya sa isang tao at binibigyan siya ng halik sa pisngi bilang gantimpala sa pagregalo sa kanya ng raket at pagpunta sa laro. Maya-maya, magkakasama silang lahat para mag-toast sa laban sa Square Place. Tinanong ni Panzi kung paano niya nagustuhan ang libro at lumabas na sa loob nito ay may bookmark na nagtatanong kung tutulungan niya siya kapag may problema siya. Sumagot siya ng oo at bumalik sa pagtulong kay Subaki sa mga pinggan. Pinasasalamatan niya ito sa pananatili upang tulungan siya at sinabi niya sa kanya na ito ang pinakamaliit na magagawa niya para sa tulong nito. Pagkatapos ay ipinagtapat niya sa kanya na ang kanyang layunin ngayon ay tulungan siyang mapagtanto na siya ang bida sa sarili niyang kwento. Kaya't hindi siya dapat panghinaan ng loob at magkaroon ng mababang pagpapahalaga sa sarili, pagkatapos ay sumang-ayon ang pangunahing tauhan at sasabihin na ang lahat ay isang pangunahing tauhan, hindi lamang siya. Noon lang ay nakita namin ang isang eksena kung saan pinaupo siyang muli ng isang batang babae sa isang bench para humingi ng tulong sa kanya. Sa pagsasama ni Son at Panzi, eto na naman, bagong araw na at nakita namin ang bida na paparating na sa school, pero biglang may humawak at humila sa braso niya. It's Kimati Kimi introducing herself as the idol Tampopo, the girl who once told him that. Ayaw niyang makipagsayaw sa kanya dahil mahilig siya sa pagdila ng sapatos. Pinaupo niya ito sa isang bench at sinabi sa kanya na nakita niya sina Son at Panzi na nagtitinginan sa isa't isa noong sikat na araw ng laban at naisip nilang magiging maganda silang magkasama. Naging team manager siya at gusto niyang tumulong na pagsamasamahin sila dahil kung ang ilan ay masaya at mananalo, masisikat siya at sisibog ang kanyang katanyagan bilang isang idolo. Nang makita niyang sinusubukan niya ang kanyang fuse, nag-aalok siya sa kanya ng mga larawang nagpapahiwatig ng kanyang sarili, na humahantong. Para tanggapin niya, pagkatapos ay lumitaw si Ashuniro,
na nagmamasid sa kanila at sinabi kay Tampopo na tutulong siya sa pamamagitan ng pagsulat ng isang artikulo tungkol sa kanya. Nasa sabik si Tampopo, ngunit hindi niya namalayan na ang plano ni Ashuniro ay alisin ang isang karibal. Nang maglaon sa library, hindi komportable sina Ashuniro at Cosmos dahil sa pagtatalo nila noong nakaraan. Pagkatapos ay hinaila ni Ashuniro ang bida palabas doon, na sinasabi sa kanya na nakuha niya ang mayroon siya. Laon, sinubukan ni Sasenko na hilingin kay Joro na pumunta sa isang lugar ng magkasama, ngunit hindi siya makapag-ipon ng lakas ng loob at sa halip ay sinabihan siya nito na maging mahusay sa trabaho. Pinagsama ni Tampopo ang pangunahing tauhan at si Asanara at sinabi sa kanila na mayroon siyang plano. Para magkatuluyan sina Sun at Panzi, para pagselusan si Sun sa pamamagitan ng pagyakap ni Joro kay Panzi, tumanggi ito sa simula ngunit nauwi sa pagtanggap. Nang maglaon, nakita niya si Panzi na nag-iisa at sa pamamagitan ng isang earpiece, binigyan siya ni Tampopo ng mga tagubilin upang lumapit at purihin si Panzi. Ngunit napansin ni Panzi ang earpiece at sinubukan ng bida na magkunwari. Dumating ang iba pang mga batang babae at sinabi na lahat sila ay sumang-ayon na magpasya sa isang araw upang tumambay. Magkasama. Sa hagdan, pinag-uusapan ng ilang lalaki kung gaano kaganda si Panzi, pagkatapos ay subukang alalahanin ang pangalan ni Tampopo, ngunit napagkamalan nilang tinawag siyang Paispopo, na ikinagalit niya. Nagsimula siyang sumigaw at nagpasya ang bida na tanggalin ang earpiece at umalis habang si Tampopo. Galit na sigaw. Ang idolo, si Asanero at ang pangunahing tauhan ay muling nagkita at ang pangunahing tauhan ay nagpasya na aminin kay Panzi bilang bahagi ng plano. Minsan sa Courted Art, sinabi niya sa idolo na wala na siyang balak mangumpisal mula noon. Naisip niya na ang layunin niya ay hindi ang magkaroon ng kasintahan si Sun, kundi ang magkaroon ng kasintahan si Panzi, dahil siya ang nabighani sa kanya noong araw na iyon. Pagkatapos, lumitaw si Asanero at pinatunayan ang kanyang kwento. Dumating si Panzi at binati si Tampopo, kinikilala siya bilang isang matandang kaibigan na nagpakaba kay Tampopo. Ang bida ay nagsasabi sa kanya na hindi niya kailangang magsinungaling sa kanya dahil maaari niyang gawin ito. Sinabi sa kanya ang totoo dahil ito ay Panzi. Gayunpaman, umalis si Tampopo na nahihiya nang walang sinabi pa at ipinaliwanag ni Panzi na ayaw siyang ilantad ng kanyang kaibigan dahil alam niyang may masamang karanasan siya sa mga lalaki. Nagpapakita siya ng interes at nagtanong kung mag-boyfriend ba siya dati, pero nagpasalamat lang siya sa concern nito. Halos magkaroon sila ng romantikong sandali, ngunit pinutol ito ni Asanero dahil sa selos at nagsimulang magtalo. Kasama si Panzi. Nang maglaon, sinubukan ng bida na tumakas, ngunit pinalitan ni Panzi ang nagmumungkahi na larawan ng Tampopo ng isa sa kanyang sarili. Mas gusto niya ang bagong litrato at masayang umalis. Nang maglaon, nakita namin ang Pangulong Cosmos na nakikipag-usap sa direktor tungkol sa aklatan. Mukhang isasara na nila ito. Bagong araw na at ang bida ay naglalakad sa paaralan na naglalaway sa larawan ni Panzi. Sabi niya sa kanya na si Tampopo ay kalmado at lumalapit sa kanya, na nagmumungkahi na maaari siyang gumawa ng pag-unlad kahit kailan niya gusto. Napagtanto ni Jorah na hindi ito katulad niya at napansin niya ang earpiece na inihayag ang Tampopo na iyon. Is telling her what to say and the protagonist shouts na walang nagbago sa idolo. Habang papalapit si Panzi sa pagpapakaba sa kanya, sumigaw siya para sa isang anghel na iligtas siya, tumatawag kay Tampopo at pinagalitan siya dahil sa kahihiyang idinulot niya. Pagkatapos ay lilito ang Cosmos at inanunsyo na isasara ang library. Ang lahat ay nagtitipon sa silid aklatan at nagpasya na makipag-usap sa mga taong kilala nilang maakit. Mas maraming bisita sa library, kaya hindi ito isasara. Feeling inutil dahil wala na siyang kaibigan, ang bida ay pinayuhan ng mga babae na umuwi na at mag-isip ng plano. Sa kanyang paglalakbay, siya ay tumakbo sa host at humingi ng kanyang tulong, bilang host ay ang isa na tumulong sa kanya. Huling beses, binanggit ni host na ganoon din ang nangyari sa kanyang paaralan noong nakaraang taon at tumulong siya sa paglutas nito, kaya pumayag siyang tumulong. Kinabukasan, naghihintay sina Jorah at Cosmos sa gate ng paaralan para kay host, na nagpahayag ng kanyang pag-aalala. Ang paaralan niya ang tumalo kay Sun. Ang iba ay tinitiyak sa kanya na tinanggap ni Sun ang kanyang tulong. Host, kasama sina Cherry at Tsukimi,
Ang dalawang Burl na tumulong sa pangunahing tauhan na mahanap ang kanya. Na walang libro, lumabas din. Kinikilala sila ng pangunahing tauhan at ipinakilala nila ang kanilang sarili. Sa sandaling nasa silid aklatan, nagsimulang magpakilala si Hose, ngunit si Panzi ay tumugon ng may takot. Dahil dito, kinakabahan ang bida at isiniwalat ni na Cherry at Tsukimi na pareho sila. Gitnang paaralan. Pagkatapos ay sinimulan nilang pag-usapan ang kanilang mga plano na makuha ni Hose ang atensyon ng lahat sa pamamagitan ng kanyang perpektong ngiti, na ginagawang tila siya ang tunay na bida ng isang romantikong komedya. Nagtago si Panzi sa likod ni Jora at nagpasya silang magsimula. Pagkatapos ay sinubukan ni na Cherry at Tsukimi na ayusin ni Panzi na ipakita kay Hose si Hose sa paligid ng silid aklatan ng mag-isa, ngunit si Jora, nang makita ang kakulangan sa ginhawa ni Panzi, ay nag-aalok na siya mismo ang maglibot sa aklatan ni Hose. Pinagmamasdan ni Jora si Hose at kinikilala na siya ay isang mabuting tao, kaya hindi niya naiintindihan ang reaksyon ni Panzi. Pagkatapos ay tinanong siya ni Tsukimi sa kakaibang paraan kung gusto niya si Panzi, na sinagot niya, hindi at dahon. Sa paglaon, makikita natin ang lahat na nagsusumikap kasama ang pangunahing tauhan na sinusubukang tumulong ngunit nagdudulot ng mas maraming problema at tumulong sa lahat ng bagay. Pag bumagsak ito, lahat ay umalis sa paaralan na hinihikayat ng mga salita ni Hose tungkol sa pag-unlad bilang resulta ng sama-samang pagsisikap ng lahat. Habang nagsisimula silang magpaalam at muling subukang ayusin si Hose na makauwi kasama si Panzi. Iniisip ng bida kung paano tumulong. Ngunit nakita ni Asher Nero ang sitwasyon at hiniling niya kay Panzi na samahan siya pauwi. Isang kilos na ipinagpapasalamat ni Panzi. Nang sumunod na araw, nakilala ng bida, sina Cosmos at Haimawari si Cherion Tsukimi sa isang kafe. Doon ninamin ng mga babae na pareho silang in love kay Hose, pero mas inuuna nila ang pagkakaibigan kaysa pag-ibig at gusto nilang maging masaya siya kasama si Panzi, ang babaeng mahal niya. Sinubukan nilang hikayatin si Joro at ang mga babae na tulungan silang pagsamahin sina Hose at Panzi. Ngunit may naramdaman si Joro at sa kabila ng kanilang pagpupungilit, tumanggi siya at sumunod ang mga babae. Sa wakas, nakausap ni Joro si Panzi at sinabi nito sa kanya kung paano siya sikat noong high school. Dahil hindi niya itinago ang tunay niyang pagkatao. Nine love si Hose sa kanya at pinilit siya ng mga babaeng nagmamahal sa kanya na makasama siya, ngunit tumanggi siya. Gayunpaman, nagpasya siyang manatili sa tabi nito, pinipigilan ang kanyang damdamin. Ang kanyang conclusion ay ang pagiging sobrang mabait kung minsan ay nagdudulot ng pinsala, tulad ng kasalukuyang sitwasyon kung saan napakahusay ni Hose na itinago ng dalawang batang babae ang kanilang mga damdamin at sinusubukang pasayahin siya. Tinanong ni Joro si Panzi kung gusto niya si Hose at sinabi niyang hindi. Sa makatuwid, nagpa siya ang pangunahing tauhan na tulungan siyang lutesin ang sitwasyong ito at siya ay gumaan at nagpa siya na tumulong din. Sa pagtatapos ng mga kredito, nakikita namin ang ilan na nakikipag-usap kay Panzi tungkol sa wakas na makakuha ng kanyang pagkakataon. Pero anong ibig niyang sabihin? Lumipas ang mga araw at ang silid aklatan ay nagsimulang tumanggap ng mas maraming pagbisita kaysa dati, na nagpapahiwatig na ang panganib ay hamupa. Gayunpaman, umikot pa rin ang mga problema sa Hose. Nasaksihan ng bida sina Cherry at Tsukimi na patuloy na nagmumungkahi na dapat makipag-date si Hose kay Panzi, na hindi siya komportable, ngunit pumagit na si Sun na humingi ng tulong sa pangunahing tauhan gamit ang isang libro. Naging malinaw sa pangunahing tauhan na kailangan nilang kumilos sa lalong madaling panahon. Nang maglaon, kinausap ng bida si Tampopo tungkol sa nangyari. Kinabahan siya sa pag-iisip na si Hose ay nasa paaralan, na nagpapakita na siya ay talagang umiibig. Kasama siya, kaya naman gusto rin niyang magkaroon ng partner si Panzi. Pagkatapos ay kinausap ni Joro si Hose sa library kung paano niya nagawang maakit ang maraming tao doon. Nag-react siya kapag nakahanap ng boyfriend si Panzi. Sumagot si Hose na malulungkot siya ngunit gusto niyang makita siyang masaya. Sa determinasyon, inipon ng bida ang lahat ng kanilang lakas ng loob at hiniling na magsalita. Harap ng lahat, gayunpaman, sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanya ni Panzi na pumayag na siyang lumabas kasama si Sun. Hiniling ni Sun na makasama siya kung nanalo siya sa huling laban at tinanggap niya ito dahil hindi niya kayang makipag-date sa isang taong hindi man lang siya tinitingnan o nirerespeto, tulad ni Juro.
Pagkatapos ay sinabihan siya ni Panzi na huwag nang bumalik sa silid aklatan dahil hindi siya nakakatulong sa kanya o sa silid aklatan anumang oras. Nawasak, umalis ang bida. Maya-maya, kinausap ni Juro si San, na kinumpirma na magkasama sila ni Panzi dahil sa tulong ni Juro. Ipinaliwanag ni San na si Juro ay kumilos ayon sa nararapat, at hiniling niya kay Juro na kumilos bilang isang tunay na matalik na kaibigan. Dapat, ang bida ay swerte basag at nagsimulang magtrabaho gabi-gabi. Ibinunyag niya na bumalik siya sa silid aklatan at sa kabila ng napapaligiran ng magagandang babae, may hindi maganda sa pakiramdam. Sa restoran ng Himawari, nagkumento sina Cosmos at Asunero na nailigtas ang aklatan salamat sa kanya. Gayunpaman, itinanggi niya ito at sinabi na ito ay salamat kay Hose. Pinilit nilang bumalik siya sa library. Nabanggit nila na nag-iisa si Panzi mula nang umalis siya, ngunit tumanggi ito at lumayo. Pinagmamasdan ni Sezenko ang lahat. Nang maglaon, kinausap ng pangunahing tauhan si Sub-Aki, na iginiit din na pumunta siya sa silid aklatan. Nabanggit niya na si Son ay kasama ni Panzi ngayon at hiniling sa kanya na huwag pumunta sa silid aklatan. Pinaalalahanan siya ni Sub-Aki na kahit kasama niya si Son, nanganganib pa rin siya kay Hose. Sa wakas ay napagtanto ng bida na ang ibig sabihin ni San ay turn na niya na tumulong bilang matalik na kaibigan. Na siyang dahilan kung bakit siya hiniling ni Panzi na umalis sandali. Ipinaliwanag ni Sub-Aki na gusto lang siya ni Panzi na protektahan dahil siya ang pinakanasangkot sa sitwasyon, sa pakikipagkaibigan sa kanilang dalawa. Sa pagsasakatuparan na ito, sa wakas ay nagpa siya ang bida na kumilos. Pag-alis niya, nakasalubong ni Juro si Sezenkwa, na nag-abot sa kanya ng isang lata ng malamig na kakao. Hiniling niya sa kanya na magtiwala sa kanya at hinikayat siya na bumalik sa dati niyang sarili. Naglagay siya ng baluktot na mukha at natuwa siya bago umalis. Kinabukasan, kinausap ni Juro si Son at sinabi sa kanya na hindi siya makakadalo sa kanyang laban. Din ang mas mahalaga, ang ilan ay naintindihan at tila natuwa patungkol dito. Sa linya, tinalakay ng lahat kung paano bumuti ang sitwasyon. Nagpa siya si Hose na yayain si Panzi, na sinasabi sa kanya na isaalang-alang siya kung natalo si Son sa laban. Kinabahan si Panzi at sinubukan siyang tulungan ng mga babae. Ngunit pinatahimik sila nina Cherry at Tsukimi, sinabihan silang isipin ang nararamdaman ni Hose. Kaya lang, Jay, si Oro ay lumitaw at pinutol ang kanilang pag-uusap, sinabi kay Panzi na siya ay bumalik pagkatapos ng ilang sandali. Oras gaya ng hiniling niya. Namula si Panzi bilang tugon. Pagkatapos ay tinalakay ni Juro ang mga pribilehiyo ng pagiging isang babaeng nagtatakda ng aklat ni Natsu Sosaki at binanggit na ang pribilehiyo ni Panzi ay ang pagiging isang magandang babae na nagsawa, nagmamanipula ng mga lalaki at nangangailangan ng atensyon. Ipinakita nito na hindi tulad ni Hose, naiintindihan niya ang mga nakatagong panig ng mga tao. Namula si Panzi at napangiti sa tuwa. Ipinahayag ni Hose ang kanyang kaligayahan sa pagbabalik ni Juro at nagalit sa pagkagambala. Naghamon si Juro sa isang kompetisyon kasama sina Cherry at Tsukimi na sinusubukang pigilan siya sa pakikialam. Dahil sa intervention ni Panzi, nakumbinsi ni Juro si Hose na tanggapin ang hamon. Ipinaalam sa kanya ni Juro na ang natalo ay titigil sa pakikipag-usap kay Panzi magpakailanman at hindi na maaaring bawiin ang kasunduan. Naging komplikado ang sitwasyon para sa ating bida. Ang hamon ay kinasasangkutan ng bawat isa sa anim na batang babae na may isang hairpin na katulad ng nakuha ni Panzi mula kay Tampopo at nagbibigay ng kanilang mga hairpins. Sa taong pinaniniwalaan nilang pinakamahusay na kapareha para kay Panzi, ginagawa pa nila ito sa baseball final stadium na ang tagumpay ng bawat paaralan ay nagpapasya kung gaano karaming puntos ang katumbas na tao. Matatanggap upang maiwasan ang anumang posibleng ugnayan. Kumpiyansa na mananalo siya dahil pinili niya ang hamon na ito dahil alam niyang may bentahe siya, hindi nag-isip ang bida na maglaro ng dirty para makuha ang gusto niya. Gayunpaman, hiniling ng Cosmos, Asunaro at Himawari na ibigay kaagad ang kanilang mga hairpins. Tinanggap ng bida, sa pag-aakalang ibibigay nila ito sa kanya. Ngunit sa kanyang pagtataka, lahat ito ay nagbigay ng kanilang mga hairpins kay Hose. Hindi pwede, ipinaliwanag nila na bilang mga karibal ni Panzi, hindi nila ito papayag na manalo, kaya naman gusto nilang manalo si Hose.
Isa-isa nilang ipinagtapat ang kanilang pagmamahal kay Juro at natuwa si Panzi nang makitang sila ang kanyang mga tunay na kaibigan. Nabi ni Hao to Win Ho kay Juro na hindi na sila maaaring maging magkaibigan at nangako si Juro na hindi siya papayag na magkaroon ng Panzi at mananalo siya sa romantic comedy na ito. At sa gayon, ang serye ay nagtatapos, ngunit kailangan nating malaman ang conclusion ng kwento, kaya tayo magpatuloy sa OVA. Sinimulan namin ang pelikula sa tama. Muli ang kaganapan mula sa isang taon na ang nakalipas, ang larong baseball na nagsimula ng lahat. Ngayon ay ipinakita sa amin ang unang pagkakataong nagkita sina Juro at Panzi. Direktang sinabi sa kanya ni Panzi na interesado siya sa kanya at pinainom siya nito, ngunit sinabi niyang hinihintay niya ang pagkukusa ng kanyang matalik na kaibigan dahil alam niyang made the press ang kanyang kaibigan pagkatapos ng laro at karaniwan niyang sinasamahan siya. Kaya't hiniling niya sa kanya na maging kaibigan dahil wala siyang kakilala at pumayag siya. Masaya siyang umalis, sinasabi sa kanya na magkikita silang muli. Pagkatapos ng pagbubukas nakita namin si Sun. Napakahalaga nito dahil ngayon ay sinasabi niya sa amin ang kanyang kwento na sinasabi mula sa simula iyon. Kahit na hindi siya ang pangunahing tauhan, hinihiling niya sa amin na marinig siya. Noong maliit pa si Sun ay naglaro siya ng baseball sa elementarya at naging matagumpay siya dahil sa kanyang pagiging outgoing. Ang problema ay hindi siya pinansin ng lahat at ang tanging kumausap sa kanya ay ang kaibigan niyang si Shaiba. May mahalagang keychain si Sun ng isang baseball player at nakita ito ni Shaiba at sinabi sa kanya na iyon nga. Malamig. Nang maglaon ay hindi mahanap ni Sun ang kanyang keychain at sinabi ni Shippo na tutulungan niya siya. Pero habang nasa banyo si Sun, nabalitaan niyang ninakaw ito ng inaakalang kaibigan niya dahil gusto niya itong maalis sa team. Doon na pagtanto ni Sun na kailangan niyang itago ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Kinabukasan ay nagpa siya siyang hilingin sa lahat na tawagan siyang Sun at ang kanyang ugali ay nagbago na maging lubhang pala kaibigan sa lahat. Bumalik sa kasalukuyan, binibigyan kami ni Juro ng buod ng sitwasyon at sinabi sa amin na pagkatapos ipagtapat ng tatlong babae ang kanilang pagmamahal sa kanya, sa araw ng huling laro siya ang magpapasya kung sino ang pipiliin sa kanilang lahat. Nagdagdag sina Cherry at Tsukimi ng mga karagdagang panuntunan. Hindi nila maaaring bawiin ang kanilang pag-amin, kailangan nilang ibigay ang pas kapag naruroon ang parehong mga lalaki at hindi sila maaaring magnakaw ng mga paso mula sa isa't isa. Nang maglaon, tinawagan ni Heimanweri si Juro at sinabi sa kanya na sabay silang pupunta sa stadium. Kaya't maaga siyang dumating sinusubukang makatakas mula sa tatlong babaeng ito na parang baliw na naghahanap sa kanya. Nakahiga ang bida sa damuhan pagkatapos tumakbo at nakita siya ng isang blonde na babae at tinulungan siya. Bilang kapalit sa pagtulong sa kanya na magtago, hiniling niya sa kanya na tulungan siya. Sa kabilang banda, naalala ni Sun ang araw na nakilala niya si Juro. Ipinakita ni Juro ang kanyang dalawang panig kay Sun nang dumating si Heimanweri, na nagpaisip sa kanya na magkatulad sila, at gusto niyang makipagkaibigan sa kanya. Pagkatapos ay nakita namin si Sun na pumapasok sa stadium at pinalibutan siya ng lahat ng mga batang babae. Nasulyapan niya ang shobo na dumaan, at pagkatapos ay lumitaw ang disguised protagonist at binigyan siya ng isang bote ng tubig habang papasok siya sa laro na may nakasuot na inang manager sa kanyang kamiseta. Ang mga batang babae ay pumunta sa mga patakaran at binibilang. Tatlo na ang pasa ni Holes kaya sa isa pa, siya ang mananalo o sa tingin namin. Nang maglaon, nang matapos ibenta ni Juro ang lahat ng pagkain ay nakilala niya si Panzi at hiniling nitong ibigay. Per his pass, tinanong niya kung ano talaga ang tingin niya sa kanya at nablock siya. Sinabi niya sa kanya na tapos na ang kanyang oras dahil malapit na si Holes. Sinabi niya sa kanya na hindi pa rin niya alam at sasagutin niya ito mamaya at sinubukan niyang tumakas. Nang hindi nakikita ni Holes, habang pababa ng hagdan, nakasalubong niya ang isang nawawalang babae at sa kabila ng lahat, tinutulungan niyang pinuhin ang kanyang ina. Nakita ni Cherry ang lahat at sinubukan niyang kumbansihin si Panzi na bumoto para sa kanya, na sinasabi sa kanya na kahit na kung manalo si Holes, hindi mapupunta si Panzi sa kanya, pero hindi nakikinig si Cherry at sinabing susuportahan siya, para sila na ang magkatuluyan. Sinubukan niyang tawagan ang iba, ngunit sinamantala niya ang pagkakataong sunggaban siya at iniwan siya. Pinupulot ang basurang nahulog, nang sa tingin niya ay maaari siyang manood ng laro. Lumitaw si Ho,
Ngunit walang signal doon, kaya umakyat siya sa stand para tawagan ang mga babae. Samantala, ang bida ay tumatakbo sa banyo. Tinatawagan siya ng kanilang Cosmos, humihiling na magkita kami sa Section 5, ngunit bigla siyang nakatagpo ng isang batang babae na nawala ang kanyang mga susi at nagpas siyang tulungan siya. Bumalik kami sa Sun na nagsusumikap kasama si Shiba, ngunit nawalan sila ng isang punto, kaya sinubukan ni Sun na magsaya. Bumangon siya, pagkatapos tumulong si Missiles. Inquis, hinanap ni Juro ang susi at ibinigay sa babaeng nakasalubong niya kanina. Nagpasalamat siya sa kanya at hiniling niya sa kanya na bigyan siya ng isang bagay bilang kapalit. Pumayag siya at masaya nitong sinabi sa kanya na magkikita sila pagkatapos ng laro. Pagkatapos nito, napagtanto ng bida na pinagmamasdan siya ni Tsukimi, ngunit tumanggi siyang ibigay sa kanya ang kanyang brose. Kaya sinubukan niyang tumakas, ngunit nahuli ito ni Nahimwer at Asunaro. Pagkatapos ay dumating si Hose at hiniling sa kanila na maghintay bago ang laban. Kabilang banda, nakikita namin si Sun, na nagsasabi sa amin na naging masaya siya sa high school salamat kay Sun. Isang araw, binastos ni Shiba si Sun kasama ang isa pang kasamahan sa baseball, at narinig siya ni Sun na sinusubukang sabihin na palagi siyang paborito ng coach para sa pagiging mambabola. Noon si Juro, na dating nagtatago ng kanyang tunay na pagkatao, ay hinarap si Shiba at sinabi sa kanya na nagsisinungaling siya at hiniling na bawiin niya ito o babayaran niya ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sun na hindi ganoon ang ginagawa ni Juro para tanggapin ng iba, kundi para tulungan ang mga taong pinapahalagahan niya. Then we see Hose talking to the protagonist and asking him to add the condition na kung sino man ang matalo ay hindi rin makakausap ang mga kaibigan ni Panze. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Juro na ang karakter na ito ay nais na alisin ang lahat sa kanya at na siya ay walang puso na walang empatiya para sa iba. Dumating ang mga babae at kumpiyansa si Juro dahil naniniwala siyang minaliit ni Hose ang ugnayan niya sa kanila. We switch to Sun remembering when he liked to grow na mabait at laging kasama, pero isang araw pinaupo siya nito sa isang bench at ipinagtapat na gusto niya si Juro. Pagkatapos ay bumalik kami sa laro at lumalabas na si Shiba ay sadyang nagkamali para makatakbo para sa koponan. Binabati siya ng lahat at pumunta si Shiba para kausapin siya. Ibinigay sa kanya ni Shiba ang keychain na ninakaw niya sa kanya noong bata pa siya at ipinaliwanag niya na palagi siyang naiinggit sa kanya, at ginawa niya ang lahat ng iyon dahil gusto niyang maging katulad niya. Pinatawad siya ni Sun habang binanggit niya na narinig din niya ang isang kaibigan dahil gusto niyang matulad sa kanya ngunit sa huli ay napagtanto niya na kaya niya ang kanyang sarili. Sa wakas, sinabi nilang magkasama silang mananalo. Bumalik sa pangunahing tauhan, ang lahat ng mga batang babae ay sa wakas ay naruroon at sinabi niya kay Panzi na obserbahan ang lahat at pagkatapos ay bigyan siya ng sagot tungkol sa kung kanino kanya ipapasa. Nagpa siya silang magsimula ngunit biglang sinabi ni Cosmos at Himawari na kailangan muna nilang mag-warm up at kausapin sina Cherry at Tsukimi. Sinasabi nila sa kanila na hindi nila ginagawa ang lahat ng ito para tulungan si Hose kundi dahil natatakot sila. Ipinaliwanag nila na ginawa nila ang parehong bagay sa pamamagitan ng pagsuporta sa Sun. Ibinunyag ni Cherry na sila ang nagmuntsa at nagbasag ng libro nang matagpuan nila ito dahil nakilala nila ito kaagad. Sinubukan nilang sisihin muli si Panzi ngunit pumagit na si Himawari na nagpapaliwanag na sa una ay sinisisi din siya nito ngunit siya ay talagang isang mabuting tao. Sa wakas ay nakumbinsi nila sila na dapat nilang ipagtapat ang kanilang nararamdaman. Ay magkaribal, kaya isa-isa silang umamin kay Hose pero tinatanggihan niya. Naging malungkot sila, ngunit alam na nila na mangyayari ito. Pagkatapos ay nagpasya silang bumalik sa mga pass at ibinigay ni Cherry ang kanya kay Juro habang si Sekima ay binigay sa kanya sa Hose. Iniisip ng bawat isa na nanalo ang Hose. Buti na lang at walang nakakaalam na may lihim na diskarte ang bida. Biglang lumitaw si Tsubaki at binigyan siya ng pass. Ipinaliwanag niya na hindi kailanman sinabi na ang kanyang mga kaibigan lamang ang maaaring magbigay sa kanya ng pass. Kahit sinong babae na may pass ay maaaring makatulong sa kanya. Pagkatapos ay tumulong ang mga alahas ng batang babae na lumitaw at binigyan siya ng 3 pesos. Nanalo ang bida sa 5-4. Lumitaw si Tsubaki at binigyan siya ng pass na nagsasabing gusto niyang gawin ito. Ngayon ang bida ay maraming pass kaya sa tingin niya ay nanalo siya. Gayunpaman, natanto ni Hose ang kanyang intensyon at ganoon din ang ginawa niya.
At maraming mga batang babae mula sa kanilang paaralan ang nagsimulang lumitaw upang ibigay sa kanya ang kanilang mga pass. Sa kabuuan, mayroong 78 na pumasa, at tila natalo ang pangunahing tauhan. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga babae na hindi nila siya makakausap. Hindi raw nila gagawin iyon, at sinabi niya sa kasong iyon, itigil ang pakikipag-usap kay Panzi, ngunit tumanggi sila at sinabing hinding-hindi nila gagawin iyon. Pagkatapos ay ibinunyag ng bida na hindi pa sila natatalo, at lumitaw si Sun kasama ang manager, si Tampopo, na nagbigay sa kanya ng pass. It turns out Sun asked all the baseball club's admirers to give Juro a pass. Nagulat si Holes dahil hindi niya nakita si Sun at Juro na nag-uusap buong araw, at sinabi sa kanya ni Juro na minamaliit niya ang kanilang pagsasama. Noong nagtitinda si Juro, sinamantala niya ang pagkakataong may something siya kay Sun at sinabihan siyang pareho silang mananalo. Pagkatapos ay bumili siya ng oras salamat kay Panzi, na hinihiling sa kanya na siya ang huling pipili dahil hindi matatapos ang hamon hanggang sa ibigay ng lahat ng pangunahing babae ang kanilang mga pass. Sinimulan nilang ibigay sa kanya ang kanilang mga pass, at nagtagumpay si Juro na tumabla sa 78. Sa sandaling iyon, upang mahanap ang tiebreaker, nagtanong sila tungkol sa laro, at sinabi ni Sun na sa mga huling minuto ay naramdaman niyang hindi sila mananalo. But then he took off his cap and remembered Juro's message to use the bag to bring him luck, and in the last pitch, he made a good throw, and they won. Naiwan si Holes paralisado, at sina Sun at Juro ay nag-shoot ng kanilang victory pose. Ginawa nila. Nang maglaon, nakipag-usap si Sun kay Panzi tungkol sa kanilang pangako na magsasama, at sinabi niya sa kanya na gusto niyang kanselahin ito. Hingi siya ng tawad at humingi rin ito ng tawad bago masayang umalis. Pagkatapos ay si Hoes ay nabaliw at sinubukang mag-isip ng mga paraan upang makakuha ng higit pang mga pass, ngunit ang kanyang sariling mga patakaran ay gumagana laban sa kanya at pareho si Cherian Sukimi ay tumanggi na tulungan siya, na nagsasabi sa kanya na tanggapin ang kanyang pagkatalo. Sinabi sa kanya ni Juro na sa wakas ay tila tao na siya at sinubukan ni Hoes na hilingin kay Panzi ang kanyang pass. Binigyan ni Juro ng kalayaan si Panzi na pumili at tinanggal niya ang kanyang salamin. Sinabi sa kanya na mahal niya siya at binigay sa kanya ang kanyang pass. Si Hoes ay baliw at sinabing hindi niya naiintindihan kung paano siya napunta sa isang simple at second-rate na lalaki. Sinabihan siya ni Panzi na huwag nang makipag-usap sa kanya o sa kanyang mga kaibigan at kinaladkad siya ni Cherian Sukimi. Malayo, pagkatapos, lumitaw si Sasenko at sinabi ng iba pang mga batang babae kay Juro na oras na para gumawa ng desisyon na kailangan niyang piliin kung sino ang gusto niyang makasama. Sinabi ng bida na pipiliin niya si Panzi at mahal niya ito at gusto niyang maging kasintahan. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya ang parehong bagay sa kosmos at sa susunod. Halatang nagagalit ang mga babae at sabay na umalis. Pagkatapos ay kinausap ng bida si Tsubaki tungkol sa nangyari at napagtanto niya na ginawa niya iyon. Lahat ng iyon para magkaayos silang lahat at walang mag-isa. Tinanong niya siya kung alam niya kung nasaan si Sun bago umalis si Juro kasama ang mga tuhog at sumagot siya na sigurado siyang kilala niya dahil si Sun ang taong pinakamamahal niya. Nang maglaon, pumasok si Juro sa stadium at nahanap si Sun, na nagtanong sa kanya kung bakit siya dumating at sinabi sa kanya na alam niyang iiyak siya. Ipinaalala sa kanya ni Sun na maaari siyang humingi ng isang bagay para sa pagkapanalo at hiniling niyang kainin ang mga score. Magkasama, kaya humanap sila ng bench at sabay na umupo para kumain. Sa sandaling iyon, naalala ni Sun kung paano nagustuhan ng lahat ng babaeng nagkagusto sa kanya si Juro at napagtanto na si Juro ang tunay na nagmamahal sa kanya. Naresolba ang pamagat ng serye, si Sun ang nag-uusap tungkol kay Juro. Samantala, pinagmamasdan sila ng mga babae mula sa malayo na masaya. Sa huli, dumating ang oras ni Meg at nakilala ni Panzi si Juro sa kalye. Nagpapasalamat siya sa pagtulong sa kanya na magkaroon ng mga kaibigan at sa pagtulong sa kanya na magpatuloy sa pagpunta sa aklatan. Niyaya siya ni Juro na kumain ng sabay at hinawakan niya ang braso nito at sinabing totoo na mahal niya ito. Natapos niyang sabihin na ang buwan ay mukhang napakaganda.